Uy, hello, hello. Good day sa inyong lahat. Yung lecture natin ngayon may kinalaman sa question na bakit mababaw mag-isip ang tao? Nakamit ka na ba ng taong mababaw mag-isip? Diba? Kaya ako gusto i-discuss to kasi, again, short background, meron kasi akong friend na nagkwento sa akin. So nag-open up siya, sabi niya, bakit ganun lately yung mga taong kinakausap ko na iinis akong kausap? Tinanong ko, bakit ka naiinis kausap yung mga taong yon? Sabi niya sa akin, kasi tuwing nag-share ako sa kanila ng mga ideas ko about certain things, parang weirdong-weirdo sila sa akin. Parang feeling ko, nafe-feel bad daw siya, nafe-feel bad siya kapag nasi-sense niya na nawi-weirdohan yung mga kausap niya sa kanya based on sa mga sinasabi niya. So tinanong ko siya, ano ba yung mga sinasabi mo na nawi-weirdohan sila sa'yo? Well, sabi niya, sinishare ko lang naman yung mga bagay na nabasa ko from books, yung mga documentaries na napanood ko, merong interesting idea doon, gusto kong i-share, gusto kong itanong sa kanila yung mga insights nila about certain things, yun lang naman. Kasi itong friend ko na to, very intellectual, mahilig siya magbasa ng libro, mahilig siyang manood ng mga documentary movies, and mahilig din siya sa philosophy or even psychological ideas. So, yun yung point niya. Tuwing nag-share siya ng mga psychological ideas, nagtatanong siya ng mga philosophical topics or even about religion, yung mga tao, nire-reject ka agad siya na wag na natin pag-usapan yan, bakit mo ba tinatanong yan, so on and so forth. So, in a way, parang naiinis siya bakit yung mga tao very, ang tawag doon? They are very resistant to these kinds of topics. Alright? So, based on that story, naisip kong gumawa ng lecture na to answer that concern, no? So again, bakit nagiging mababaw mag-isip ang tao? Ano ba ang cause niyan? 'Di ba? Ano ba yung nagiging cause bakit yung isang tao mababaw mag-isip? Therefore, ayaw niyang makarinig ng mga bagay na malalalim, yung may mga significance. Pag-uusapan natin 'yan in this lecture. But I think the first thing I have to do here para magkaliwanagan tayo, ano bang ibig sabihin ng mababaw? Kasi yun yung pinapaliwanag natin dito, mababaw mag-isip. So, anong ibig sabihin ng mababaw? Ibig sabihin yan, ito yung mga statements na sinasabi ng tao that fit any of this description. So, kapag may sinasabi ka na tugma sa numbers 1 to 5, yung sinasabi mo mababaw yan. Halimbawa, number 1, may sinasabi ka na hindi detailed or oversimplified. Okay? Number 2, yung sinasabi mo walang value, walang kwenta sa Tagalog, or walang sense, hindi ka nagme-make sense. Number 3, wala kang matinong basis sa mga sinasabi mo. So may kiniklaim kang statement, sinasabi mo na totoo yan, pero pag tinanong ka saan nang galing yan, paano mo naisip yan, hindi mo masagot. Number 4, yung sinasabi mo puro na lang kamunduhan, tungkol na lang puro sa material things. Wala kang ibang bukang bibig, kundi yung pagkain na kinain mo, yung mga bagay na binibili mo, at lahat pa ng mga bagay na nakikita sa mundo. Parang wala kang ability to go beyond material things and talk about abstract things. Yan. Ano pa? Number 5, puro emotions yung pinapairal mo. Kaya yung mga taong mabababaw pang nagkukwento yan, madadrama yan. At yung mga madadramang kinukwento nila, pagtanungin mo yung basis, wala silang maipaliwanag na maayos na basis. Right? So, kung yung sinasabi ng tao, it fits any of this, medyo papasok yan sa definition ng pagiging mababaw. Let me give you some examples of statements, no, na talagang pasok na pasok sa description na mababaw. Imaginein mo, may kausap ka, tapos biglang sinabi niya sa'yo yan. Tuesday ngayon, ha ha ha. O, syempre, obvious naman yan, mababaw yan, di ba? O, ano ngayon kung Tuesday? Anong significance ng Tuesday? Bakit mo sinasabing Tuesday ngayon? Wala lang, Tuesday lang ngayon. Oh, mababaw talaga yan. No? What else? Nagkwento yung kaibigan mo tapos yung kinuwento niya, mga kinain niya maghapon, kahapon, yung mga binili niya sa SM, yun yung kinuwento niya. Or may nagkwento sa yung kaibigan mo, sabi, eto medyo may pagka-historical lang dating, ang mga Pilipino kaya mahirap dahil sa Spain. So sinisisi niya yung kahirapan ng mga Pilipino sa pagsakop ng Spain sa atin. Pero tanungin mo siya, bakit mo nasabi? Anong connection nun? Anong mga specific na ginawa ng Spain sa Pilipinas na mag-e-explain
bakit maraming Pilipino mahirap? Hindi niya masagot. Usually, ang isasagot ng mga yan, ah, basta. Basta dahil sa Spain, mahirap tayo. Yan, mababaw yan. Kulang sa details, walang basis, no? Or for some people, especially those who hate religion, no? Magsasabi sila, ang Bible naman, gawa-gawa lang ng tao yan, kaya hindi ako naniniwala dyan. Pero tanungin mo, paano mo nasabi na gawa-gawa lang ng tao yung Bible? Ano yung mga evidences mo na gawa-gawa lang ng tao yung Bible? Maiinis pa sa'yo yan. Ah, basta. Irespeto mo na lang yung paniniwala ko. Oh, ang Bible, hindi totoo yan. Yung religion, pampagulo lang sa buhay ng tao yan. Pero again, ipa-explain mo, ipa-justify mo bakit totoo yung sinasabi niya, hindi niya magawa. Kasi galing sa emotion niya, yung ganyang paniniwala niya. So, pasok pa rin yan sa description ng mababaw. Alright? So, to make the long story short, kung ilalagay natin yan sa diagram, yung mga taong mabababaw, yung kanyang intellectual level, mababa. Kung baga, kung ito yung meter ng pag-iisip, no? Yung mga taong mabababaw ang mga sinasabi, intellectual level is at the lower part. While yung mga taong quote-unquote malalalim, alam niyo naman ibig sabihin ng malalim, may sense kausap, may significance, lagi kang may mapupulot na aral, mataas ang level of intellect. Okay, nandoon siya sa upper part of the thinking meter. Alright, and in connection to that, gumawa ako ng video niyan, no? Pinaliwanag ko in a way kung paano lumalalim mag-isip yung tao. Paano siya tumatalino? I answered that in this video, bakit dumudugo ilong sa classroom. So if you want to know kung ano ba yung mga reasons, actually what, there's only one reason lang, no? In that video, kung bakit lumalalim mag-isip yung tao, panoorin nyo. Pero i-reveal ko na rin dito, in that video, I emphasize the importance of reading books in making people smarter. Okay? So, nagkakaroon ka ng substance, nagkakaroon ka ng lalim, may sense yung mga sinasabi mo, hindi dumudugo yung ilong mo sa classroom kapag nag-develop ka ng habit of reading books. In what way? Panoorin nyo yung video para mas maipaliwanag kung paano nakakatalino ang pagbabasa ng libro. No? Anyway, let's go back to the topic here. So, one of the reasons bakit ng isang tao mababaw ang pag-iisip, no? I-connect ko na rin to sa previous video ko, is because marami mga tao ngayon hindi na masyadong nagbabasa ng libro. Again, I discussed that in this video. Okay? So, very few people today have a reading culture. Now, here's the question. Kung ang mga tao, marami mga tao ngayon hindi nagbabasa ng libro, ano kaya yung ginagawa nila? Kasi there must be an alternative, right? If we are not reading books, then we must be doing something else. And what is that? Sa Pilipinas, obvious naman yan. But before I reveal, let me show to you a clue. Ano kaya ginagawa ng maraming Pilipino na hindi mahilig magbasa ng libro? Alam nyo ba ang Pilipinas, paulit-ulit ng nabansagang social media capital of the world? Or, in other words, in simpler terms, in the Philippines, patok na patok talaga ang social media, usong-uso. So a lot of Filipinos spend majority of their time browsing, consuming contents in social media. In fact, let me give you some numbers here. According to one study, 76 million na mga Pilipino active sa social media araw-araw. That's approximately 71% of our population. So sa dinami-dami natin, kalahati ng population natin very active in social media, and a typical Filipino would be averaging to spend 4 hours and 12 minutes every day in social media. At ako naniniwala, yung 4 hours, 12 minutes na yan, maraming tao, kulang pa yan. Right? Kulang pa yan. Kaya nga average eh. Average lang yan. Pero mas marami pa rin mga Pilipino lagpas pa dyan sa 4 hours. Alam nyo yan. Siguro ikaw na nanonood or maybe you know someone, eh mahina pa yung 4 hours, 12 minutes a day for social media. Now, here's the thing. What could be the reason kung bakit nagsa-social media ang maraming Pilipino? Kung baga, ano yung goal ng maraming Pilipino for using social media? Okay, there are many possible answers here, no? Pero I want to emphasize on the answer of entertainment. Ako naniniwala yan ng primary purpose ng mga Pilipino. Bakit sila nagsa-social media? For entertainment purposes. Para mawala yung inip. Diba? Para mapag-usapan yung mga bagay na entertaining. Okay, again, no, hindi ko nilalahat. There are some Filipinos there who use social media for networking purposes, for business, or even for education.
Totoo yun. Totoo. Hindi natin dinideny yun. But majority, most Filipinos, primary reason why they consume social media contents is for entertainment. Diba? So, yung magic question lang dito, bakit ang isang tao magsa-social media? Bakit ang isang Pilipino magsa-social media? Kanino sila nagsusubscribe? Kanino sila nagfa-follow ng mga influencers? Most likely, entertainment purposes talaga yan. Gusto nilang matawa, gusto nilang ma-entertain, gusto nilang makarinig ng mga chismis, so on and so forth. Okay, so yun yung point. Majority of Filipinos, they use social media for entertainment purposes. Now, here's the problem. Hindi problema yung social media, no? Ang problema natin dito is, when social media is used for entertainment, may problema about entertainment. And what is that? Karamihan ng mga contents na nanggagaling sa perspective ng entertainment, nakakababaw mag-isip. So, kung i-coconnect na natin to sa topic natin ngayon. So, the more you expose your mind to the contents na ang nature niya is entertainment, mas bumababaw ang pag-iisip ng tao na nagko-consume ng mga ganong contents. Bakit? Ano ba yung mga key features of contents coming from entertainment? The following. Karamihan ng mga contents na entertainment ang nature, number one, konti lang details niyan. Diba? Kasi ang mga tao, short attention span, ayaw nang naiinip. So, karamihan ng mga social media contents talaga shorts lang. Wala masyadong detail. Super summarized. Which leads me to number two. Oh, super simplified, super summarized. Hindi pwede ang details. Hindi pwede masyadong mahaba ang explanation. Kasi maiinip yung viewer. Bababa yung retention rate na tinatawag sa YouTube. Diba? Kaya huwag kang mag-lecture-lecture dyan. Bilisan mo lang yung sasabihin mo. And most entertainment contents makes you think less. Hindi masyadong intellectual. Hindi dapat masyadong seryoso. Kaya, karamihan ng mga social media content or entertainment contents, I mean, which leads me to number four, it hits on your emotions. Kaya karamihan ng mga contents, ginagawa yan para palakasin, para i-enhance yung certain emotions. Pinapagalit ka, pinapalungkot ka, pinapa-excite ka, at iba't iba pang mga emotions. Because entertainment is about hitting people's emotions. Paano mo malalaman if the content is entertaining or successful in entertaining someone kapag na-hit mo yung emotion nung tao? So again, ang kiniklaim natin dito, no, in connection to our topic today, kapag sinanay mo yung mind mo sa pag-consume ng mga ganyang contents, less details, simplified, less thinking, super emotional, yan yung nagiging cause kung bakit bumababaw yung pag-iisip mo. Kumbaga yung thinking level mo, nagiging shallow. Nagiging mababaw ka. So, ilabas natin yung metro dyan. Ayan. Kaya between reading intellectual books and consuming contents from entertainment, magkaibang epekto niyan sa mind natin. You consume books, tataas ang level mo ng intellect. You consume a lot of entertainment, bababaw ka mag-isip. Diba? So, yan yung nangyayari sa mind natin. No? Kapag matigas yung ulo natin, talagang wala. Lagi lang tayo entertainment araw-araw. Basically, ano nangyayari? We are pulling our minds down. Pinapababa natin yung intellectual capacity natin. Doon sa previous video na sinasabi ko sa inyo kanina, baliktad. When you read books, you are stretching your mind up. Ina-upgrade mo yung thinking ability mo. Ina-upgrade mo yung knowledge and skills mo. Which brings improvement. Ito baliktad eh. Media ka ng media, entertainment ka ng entertainment. Sige, anong ginagawa mo? You are pulling your intellectual powers down. And again, paulit-ulit ko sinasabi, kapag nasanay na yung mind mo to function in that level, in that low level, entertainment level, dyan na nagsisimula yung nagiging mababaw ka mag-isip. Hindi ka na detailed magsalita, wala ka ng matinong basis, puro ka na lang kadramahan, puro ka na lang kamunduhan. Ayan na. Diyan nang gagaling yung mga tao nagiging mababaw ang mag-isip. Kumbaga, if I'm going to compare the mind with our muscles, anong dapat mong gawin para palakihin mo yung muscle mo para mas maging malakas at maging useful? Kinakailangan mong i-workout. Kinakailangan mong palakihin yan. Kinakailangan mong palakasin yan. And how do you do that? Well, in the language of weightlifting, di ba?
sa pag nagtitrain ka ng muscle mo, dapat magbuhat ka ng mabigat. Diyan lalaki yung muscle, diyan lalakas. Kapag nahihirapan, nai-stretch out yung muscle mo, mas lumalakas siya. Diba? Kapag nagbubuhat ka lang ng light, magaan lang, walang nangyayari, nagsasayang ka lang ng oras sa gym. Diba? So we can do the same, we can use this analogy between entertainment, consuming entertainment contents, and consuming intellectual contents. Kaya maraming tao ngayon, yung pag-iisip mahina. Maliit ang perspective sa buhay. Bakit? Kulang sa pagbabasa ng mga books that contain heavy ideas. Nasanay masyado sa mga light ideas coming from the world of entertainment. At ito, hindi lang to basta-basta analogy, no? Meron itong scientific basis, may mga pag-aaral na ginawa dyan. For instance, in one experiment sa mga rats, which in the future they also found to be applicable to humans. Ang mga rats pala, kapag ilagay mo yan sa mababa ang intellectual stimulation na environment such as this, bigyan mo lang ng pagkain pero hindi siya intellectually stimulated, gumagaan ang brain cells. You compare that to rats that you place in a very stimulating environment. Meron silang mga toys doon, napapaisip sila kung paano laruin yung mga toys. These are the rats who become smarter. And when they die, their brains are heavier than those rats who were in the unintellectual environment. Mas makakapal, mas mararami yung brain cells ng mga rats dito compared here. And the same is true for human beings. Kapag yung brain natin, ine-expose natin sa mga intellectual things, lagi tayo nag-iisip, lagi tayo nagsosolve ng problems. We are always reflecting about deep issues in life, dumadami yung brain cells natin. Compared to people who just watch all day ng internet. Browse ng browse na kung ano-ano lang. Oh, hindi nag-i-increase yung strength ng kanilang brain. Alright? So, anong mga epekto niyan? Ano ba yung mga, kapag yung ba, mababaw ka na mag-isip kasi sobrang nakakonsume ka na ng entertainment contents? Anong mga epekto at mga expressions yan? Lumalabas kasi yan, nagiging obvious yan eh. Let me share to you some. Number one, diniscuss ko rin to sa previous video ko, kaya dumudugo ang ilong ng isang estudyante. Kasi nga, sa level ng eskwelahan, kapag yung mga teachers nagturo na, matataas ang level yan eh. Yung mga knowledge that we share in the classroom, high intellectual level, mataas ang intellectual demand. Kaya problema kapag yung estudyante, mahilig sa entertainment, nasanay yung pag-iisip sa mababang level ng thinking, pagpasok niya ng classroom, nabibigla tuloy siya. Na ang lalim-lalim ng sinasabi ng teacher at hindi niya makuha, dumudugo yung ilong. Again, if you want to learn more about the details of this idea, panoorin niyo yung video ko na yan. Number two, isa pang expression ng pagiging mababaw ang pag-iisip, bumababa yung intellectual climate natin. Anong ibig sabihin ng intellectual climate? How thinking people are in a society. Sa simpleng Tagalog, gaano katindi mag-isip ang mga tao sa isang lipunan. Ang tawag dyan, intellectual climate natin yan. So yung range nyan from being rational to being emotional. So kapag yung mga tao sa isang society, rational mag-isip, talagang data-driven, gusto nila lagi ng may laman yung sinasabi. Gusto nila based on logic and evidence, mataas ang rationality, mataas ang intellectual climate. On the other hand, kapag yung mga tao sa isang bansa nandoon sa mababang level, emotional, puro kadramahan dyan. Puro kadramahan, puro pa-cute, puro humor. Pero yung mga sinasabi, walang laman, mababa ang intellectual climate. And I'm having some sense that wag naman sana kayong ma-offend, no? But in our country, in the Philippines, mukhang hindi ganun kataas yung intellectual climate natin. Hindi ganun kataas. Between rational and emotional, I think most Filipinos are very near the emotional side. Now, don't get me wrong, hindi lahat. I'm sure marami mga Filipinos rational din, but I'm talking about averages here. I'm talking about the majority. Ibase mo lang sa observation eh. Ibase mo lang sa social media eh. Ibasin mo lang sa mga taong nakakausap mo. Now we connect this to my friend na nag-open up sa akin kanina. Diba? Sabi niya, inis na inis siya kasi tuwing magsasabi na lang siya ng mga ideas niya about his interest,
nawiwirduhan sa kanya yung mga tao. And that is a sign of having a low intellectual climate. Mag-share ka ng something intellectual sa isang tao, tapos kapag negative yung reaction niya, they say something like this, ang seryoso mo naman? Iniisip mo talaga yan? Ano ba naman yung mga sinasabi mo? Dumudugo ilong ko sa'yo. Oh my goodness! Diba? Kapag yan yung reply nila sa mga sinishare mo sa kanila na intellectual at may substance, eh indikasyon niya na yung kausap mo, mababa ang intellectual climate. And the reason is, kasi nakatira tayo sa isang environment na mababa ang intellectual climate. Kaya maraming tao sa Pilipinas, sharean mo ng mga deep issues, life after death, thoughts about God, thoughts about philosophy, what is love, how can we treat each other better. Oh, wala, hindi yan ano, hindi nila kakagatin yan. Ika-cut off ka agad nila yung conversation and they will reply things like this. Ayan. Kahit nga sa social media, nangyayari din yan eh. Diba? Maggawa ka ng content na intellectual, huwag kang umasa maraming views yan. What would make your video trend? You should not hit the intellect in the Philippines. You hit what? The emotion. So gawa ka ng content na madrama. Gawa ka ng content na nakakatawa. Gumawa ka ng prank. Ayan. Maraming manonood. Pero gumawa ka ng video about something deep like God, like intelligence, like psychology, tapos mag-lecture ka doon, wala. Wala masyadong manonood niyan. Diba? Well, ito, in connection to social media, another indication na mababa ang intellectual climate natin, let's analyze the things that trend in our country. Ang tawag natin dyan, trending analysis. Punta ka sa Twitter, punta ka sa YouTube. Ano yung mga madalas na media contents na nagtatrend? Yung marami nagsishare, yung nagva-viral, yung pinag-uusapan. Diba? If you will observe, karamihan ng mga nagtatrend, karamihan na nagva-viral, yung nature ng video is more entertainment than intellectual. Bihira lang yung video o yung media content na ang content niya intellectual tapos nagtrending. Usually, pag intellectual talaga yung video o yung tweet, hindi magtatrend yan eh. Because most people don't like to think. Nakakatamad mag-isip, pero masarap ang makaramdam ng certain emotions. Again, indicator that we have a very low intellectual climate in our country. And may mga masamang epekto yan. Like for instance, let me connect this to the PISA rankings last 2018. Diba, nangulelat ang Pilipinas when it comes to reading, mathematics, and science. Nandoon tayo sa pinakababa ng listahan. I-rank mo yung galing ng mga Pilipino sa reading, mathematics, and science compared to different nations. Oh my goodness. Kulelat ang Pilipinas. Naglabas pa nga ng statement yung DepEd dyan, no? That in a way, they're saying that they will make it better, no? Now, don't get me wrong. This is a very complex problem, ha? Oh, I'm sure marami yung magtataas ng kilay dyan. Hindi ko sinasabi na ang pinaka-cause nito kasi yung mga Pilipino, yung mga young people natin mahilig sa entertainment. Hindi lang yun. Maraming reasons. Like, siguro teaching strategy, or siguro kailangan ng improvement in the curriculum, or maybe kulang sa educational resources. May mga factors yon, pero hindi mo pwedeng i-deny na contributing factor, and I think it's a very strong contributing factor, yung marami mga kabataan ngayon talaga mababa ang level ng rational thinking because they are growing up in a society that values a lot of entertainment. Nasobrahan sa entertainment, nasobrahan sa Facebook, nasobrahan sa Netflix. That is a very big contributing factor. Kaya kung mapapansin nyo, no, ano yung mga subjects na mabababa raw ang mga kabataan natin, reading, mathematics, and science, what do they have in common? These subjects are very rational subjects. Hindi mo pinapaira lang emotion mo dyan, dapat logic. Eh, yun nga ang problema. Marami mga kabataan ngayon habang lumalaki, hindi masyadong na-exercise yung logic. Hindi na masyadong na-exercise yung thinking. Rather, ang na-exercise yung kadramahan, yung emotions, yung humor. Maraming alam na joke, pero maraming hindi alam na formula sa math. You see? Kasi nga, ganun yung environment natin. We focus more on emotional things rather than intellectual things.
Diba? Kaya naalala ko naman yung tinuturo ng Proverbs dito eh. Diba? He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. In my previous video, in-emphasize ko yung first part, diba? He who walks with the wise men will be wise. And one way to do that is to read the books of wise men. Pero in this video, gusto ko i-emphasize to. The companion of fools will be destroyed. Huwag naman sana kayong ma-offend, pero karamihan kasi ng mga contents from media contains a lot of foolish things coming from people na mataas ang foolishness. Kaya nangyayari, kapag yun yung nai-internalize ng mga learners, foolishness, their lives are destroyed. Specifically, their intellectual life. Ayan yung nangyayari. Diba? So anyway, what are some of the applications na pwede nating ma-apply in this lecture? Number one, magbasa ng mas marami, bawasan ang panonood. Hindi ko naman sinasabi na bawal ang entertainment. Mahalaga pa rin ang entertainment. Pero ilagay natin sa lugar. Yung entertainment dapat, secondary purpose lang natin yan. Secondary use lang natin yan. We use entertainment because we want to rest, because we have been working so hard sa intellect natin. Yun dapat yung framework natin. Every day we work hard to improve our intellect at nakakapagod yan. It takes a lot of effort. It takes a lot of energy. At the end of the day, gusto natin magpahinga, doon lang tayo mag-entertainment. Kasi karamihan ng mga tao sa Pilipinas baliktad eh. 'Di ba? All day long mag-entertainment, tapos medyo mapapagod sila sa entertainment kasi yung emotions nila nabugbog na, o doon lang magbabasa ng libro ng 5 minutes. Doon lang magre-review. Ay tama na nga yung Facebook ko, makapag-review na nga ng quiz bukas. O baliktad dapat. Buong araw ka nagre-review ng exam mo, at the end of the day, doon ka manonood ng Netflix o ng YouTube for 15 minutes tapos tulog ka na. 'Di ba? So balikta rin natin ano yung primary, ano yung secondary. Kaya nga sabi ko dito, greater than. Mas marami ka pa rin dapat binabasa na libro compared sa pinapanood na mga contents from entertainment. Pero wag mo naman totally burihin yung entertainment. No, let's be realistic here. Mahalaga pa rin yan. Alright? Number two, let's take entertainment intellectually. Again, in connection to what I'm saying to number one, hindi naman 100% masama ang entertainment. Pero sana kung magko-consume ka ng entertainment, you can also take it intellectually, and that's possible. 'Di ba? Manonood ka ng entertainment content, pero yung take mo sa entertainment content ano? Intellectual. Like for instance, let me use myself as an example. Oh, pag nanonood ako ng basketball, like for instance UAAP or PBA or MPBL, entertainment 'yun eh. Pero ginagamit ko yun as an opportunity to also enhance my intellectual skills. In what way? Ina-analyze ko yung mga plays na nangyayari sa pinapanood ko. Paano yung movement ng players? Anong play yung ginawa ng coach? Tama ba yung play na ginawa ng coach? Ina-analyze ko rin kung ano yung mga techniques na ginagamit ng mga players. Ano yung bagong techniques sa pagdidribble? O ano yung mga bagong shooting forms? So on and so forth. I take note of those. Kaya pag nanonood ako ng basketball, meron akong notebook na hawak para pag may naiisip ako, meron akong natututunan from watching the game, nilalagay ko sa notebook ko. And I use those things I learn to also improve my game. So when I play basketball, I become better. O, diba? So naging 2-in-1. Na-entertain na ako, natuto pa ako. Dapat ganun. Ganun din sa Netflix. Again, hindi ko sinasabing burahin niyo yung mga Netflix nyo. But whenever you watch movies in Netflix, take it intellectually. Like again, let me use myself as an example. Kapag nanonood ako ng Netflix, hindi lang ako basa-basa nanonood na, oh okay, ito yung storya, natuwa ako, natawa ako, natakot ako. Humahanap ako ng mga psychological issues that happen within the movie I'm watching. In fact, marami akong mga contents sa YouTube channel ko na yung tema nun, nakuha ko sa Netflix, nakuha ko sa movie na pinapanood ko. Binigyan ako ng idea kung anong content yung pwedeng magawa. O, diba? Again, 2-in-1. Na-entertain na ako, nagkaroon pa ako ng idea kung anong psychological topic yung pwede kong ulit i-discuss sa YouTube channel. O, diba? Hitting two birds with one stone, sabi nga nila. O, last example, Facebook. Diba? Again, hindi masama ang mag-Facebook. Basta, nauna muna yung intellect mo. Pangalawa, hindi masama mag-Facebook. Basta pang nagbabrowse ka, dapat, isa sa mga goals mo is mag-grow ka intellectually. Ano kaya yung mga posts na may matututunan ka?
Kaya gusto ko yung feature sa Facebook na nagsasave ng mga posts eh. Di ba may ganon, save post. Gamitin nyo yun. Kapag nakakam across kayo sa isang content na sa tingin nyo may kinalaman sa profession nyo o may kinalaman sa professional life nyo or meron kang natutunan doon sa post na yun, i-save post mo. Tapos once in a while, balik ka doon sa mga save post mo, basahin mo ulit. In a way, nire-rehearse mo na rin yan para matutunan mo yung mga magagandang aral from those posts. Ang problema, karamihan ng mga Pilipino hindi ganyan mag-browse ng Facebook eh, right? They browse Facebook without plans. Wala lang, random. Open the phone and then go to Facebook and then swipe lang ng swipe. Swipe lang ng swipe. Walang purpose. Bahala na kung kailan mapagod yung mata nila. Hindi dapat ganun. Dapat in the first place, pag gumagamit ka ng Facebook, titingin ka ng mga posts. May purpose ka. Humahanap ka ng mga posts na meron kang mapapala intellectually. Tapos sinisave mo yon, iniipon mo yon. So later on, you will rehearse. Gagawa natin ng ibang content yan. Alright? So anyway, before we go, ang bottom line lang naman sa lecture na to is, eto lang, we value intellect more than our emotions. Not saying that emotions are important, it's very important, it's what make us human beings, pero mas mahalaga yung intellect. Use emotions to be more intellectual. Again, hindi masama ang maging emotional, pero gamitin natin yung emotions natin to become more intellectual. Hindi yung sinamba na lang natin yung emotions natin na wala na yung intellect natin. Diba? Kaya in connection to this, naalala ko na naman yung tinuturo sa Proverbs eh. Diba? Sinabi dito sa Proverbs na talagang pinakamahalaga yung intellect natin. Be careful how you think, which is a form, which is a component of our intellect. Your life is shaped by your thoughts. Kaya pala mahalaga yung intellect because everything that will happen to us, including our emotions, highly depend on the intellect. Diba? Kaya wag nating i-underestimate. Yan dapat yung mas dine-develop natin more than our emotions. Ayun. Kaya going back doon sa kaibigan ko na nag-share sa akin, ang pinayo ko sa kanya, he should not feel bad. No? Well, kaya lang naman ganun yung reaction ng mga tao sa kanya kasi nakakachempo siya na yung mga taong pinagkukwentuhan niya lumaki sa environment na mababa ang intellectual climate. So ang solution dyan, hanap siya ng mga tao na mataas ang intellectual level. Doon siya mag-share para mas magigets nila yung sinasabi niya. Diba? Kaya isa pang lesson dito, no, ihabol lang natin, kapag mag-share tayo ng mga thoughts natin, itutugma din natin sa level ng intellect ng kausap natin. If you know, you will be sharing something that will require high intellectual capacity, eh maghanap ka ng tao na sa tingin mo, kaya rin yon. Kasi kapag kinuwento mo yung high intellectual issues mo sa mga tao na mababa ang intellectual capacity, hindi ka talaga magigets niyan. Mawiwirduhan talaga sa'yo yan. Mababad trip ka lang. Diba? So anyway, yun lang. Salamat sa pakikinig, Sir Howard here. Kung meron kayong mga questions or comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. If you know someone who needs to hear this lecture, pakishare na lang. Alright? So hanggang sa susunod na lecture, salamat sa pakikinig. Have a great day. And God bless everyone. Bye-bye.